We are back mga sir. So andito tayo ngayon sa May San Mateo, particularly sa Letor de Cambal. At ito yung place kung saan kami narito ngayon. At ang reason kaya kami nandito ngayong araw ay dahil may event si Weapon. May dalawang part yung program. Una, yung XCM TV tutorial session by Coach D or Don G Dormitorio. Yung pangalawa naman ay yung contract signing syempre ni Lexi at Aries Dormitorio sa Weapon Bike. So yung ituturo mamaya ni Coach D sa atin ay basic rules or core rules of trail riding. Tsaka pangalawa yung lecture on efficient cornering. So yun yung matututunan natin mamaya. Syempre share ko na sa inyo yung video para at least may matutunan din tayo at hindi lang kami rito. So hindi ako nag-iisa ngayon, kasama natin yung mga tropa natin na Weapon Ambassador din ng Weapon Bike. So marami tayo ngayon at samahan nyo ulit kami ngayong araw. Tara! Finally, ma-meet namin kayo as also ambassadors po ng Weapon. Actually, yung purpose ng bike clinic for at the same time, dry run din namin because we're coming up with a Weapon Coach D's training system bike clinic starting first week of May. So every Saturday of May, kung may mga kilala po kayo na gusto mag-learn ng basic trail riding up to intermediate. Before I start, yung core rules of trail riding of the Coach D system, gusto ko muna kayo makilala mo. Sige, so by the way, I am Don G. Dormitorio. Ako po yung founder ng Coach D system which started in 2014. When you're riding the trail, meron kayong mind cues na sinasabi. At part to ng implementation ng Core Rule 2. Pag nag-ride kayo, sasabihin, yun din natin, AI lang yun eh. It replies to commands. Parang computer, pag mag-command ka, gagawin niya. So, for example, what is your favorite color? Oh, si mo, brain mo kagad, nagre-reply kayo. Di ba? Nagre-reply siya, AI lang siya, parang si Google. So, using that knowledge, that awareness, you can hack your mind. For example, nagra-ride ka ng trail, sasabihin mo pa, boost your eyes. The moment you say to your brain na boost your eyes, biglang lilinaw kung saan ako dada. Try it. Pag nagra-ride kayo ng trail, yun lang tumatakbo sa mind cues. Wala na kayong iniisip, boost your eyes, momentum, mga ganyan. Yung mga ikaw yung nag-i-instruct sa brain kung anong lalagyan niya ng focus. Because it's just an AI. Ang AI helps you learn how to manual override your AI for your benefit. So one of the benefit is when you're riding the train, sabi mo, boost your eyes. Wala, makikita mo may jump. Kita mo dito may left corner. So alam mo na yung gagawin in advance. Tama ba? Set and change things in advance. Ano yung mga siniset and change things in advance sa trail? Number one, speed. Set your speed, body position, and gear. So you're setting your speed, body position, and gear in advance. Use momentum always. Okay, kasi nga yung momentum is free speed. Okay, free speed. Gusto natin, sino mong gustong libre? Diba? Tayo gusto natin libre. So gamitin natin, especially limited yung energy natin sa bisikleta pag nag-bike. Ang gasolina natin, sarili natin energy ha. Hindi katulad ng kotse, walang problema basta may pera ka pang gas. Sa atin, kailangan manunang ka magtipid ng energy mo para tumagal ka sa long ride or tumagal ka sa race para manalo. Going uphill, bago mag-uphill, nag-momentum ka na lang. There's two kinds of momentum. Momentum of cadence and momentum of terrain. Ibig sabihin, pag pwede ka mag-momentum ng speed, ng cadence, for example, Mami Clarice, pag ahon, ganyan, doon pa lang sa baba, minomomentum mo na yung, ano, yung gear na akit mo. Huwag ka muna mag-gear ng mabigat. Kailangan mo na siyang i-momentum. Kasi pag namomentum mo na yung pedaling, gumagaan yung gear. Tama ba? Fuel up. Isa pang importanteng core rule. Fuel up before you ride. Because you're understanding na yung katawan mo is your engine dito. Maraming hindi nakakalam niya eh. Feel lang nila, pag mag-ride, ay pwede mag-ride. Pero pagdating na ng karera,
you need to use the right fuel. Before you go all trail riding, kailangan ka ng kumain. Yung kumain ng tama. Okay, ano bang magandang fuel kapag nagbabike sa trail? Number one, carbs. Kasi our body, kapag high intensity, ang number one source na gusto niya is carbs. So, kanin. Kanin. Maganda. Alright? Kanin or anything na may carbohydrates. Then, sunod mo na dyan yung fat. Then, later, don't eat so much heavy protein bago mag-gel. Kasi protein, mahirap i-breakdown yan to produce energy. Okay? Yung pag-breakdown pa lang yan uses energy already. Kaya kung mag-race kayo, huwag kayong mag-eat ng heavy protein bago on race day. Kasi dinadigest nyo pa yan during the race. Another thing, yung digestion uses heat. Yung to break down yung protein, like kumain ka ng tapsilog sa umaga. Ang yung beef, ang hirap i-break down yan. So bini-break down yun ang katawan mo, hindi naman pwede. Ah, hindi ko muna ito i-break down, magkakarera pa si ano eh. No, mamaya na natin i-break down. Hindi eh, automatic bini-break down yun na yan eh. And then yung breakdown process, ay nagkakaroon ng tumataas yung body temperature natin. These core rules can help your riding. And your riding. So, balikan natin. One, use your hips to balance yourself on the bike. Malaking bagay yan. So, pag nagla-ride ka, some of your awareness are on the hips. Especially pag nandun sa technical area that you need more balance. Core rule 2, lead and steer your bike with your eyes. Hindi ka nakatingin dito. Hindi ka nakatingin sa gulo mo. Nakatingin ka ahead. Anong sasabihin niya pag nagla-ride? Use your eyes. Okay, para bigla pag sinabi yung buzzer, pansinin niyo mamaya, huwag nagla-ride ko. Sabihin niyo lang sa sarili mo. Boost your eyes. Parang magkakaroon ka ng parang oops, saan dyan. Try it. I tell you. So, core rule 3, set and change things in advance. Ano yung siniset and change things in advance? Number 1, your speed. So, bago mag-corner, nag-adjust ka na ng speed. Saan? Sa set line. 1 to 2 feet bago mag-corner. Sa downhill, 1 to 2 feet, dapat naka-slow down ka na. Yung hips mo, nasa likod na. And then, yung gear mo, if needed, kailangan mo na rin siya i-change. Alright? Number 4, okay? Relax. Loosen up. Yun yung core rule 4. Core rule 5 is use momentum. Alright? And core rule 6 is fuel up. Kain. Bago mag-ay. Kain ng tama. Alright? So, sa mga nagkakarera sa inyo dyan, malaking bagay yung nutrition. By the way, may konting definition lang pala tayo which hindi ko diniscuss doon. May tinatawag tayo na trail technical section. What is a technical section? Parang labeling natin. Kasi once you're riding the trail, ang unang tinitingnan mo, saan yung technical section? Kasi kapag may nakita kang technical section, may gagawin kayong method natin. What is a technical section? A technical section is anything that is not straight or flat. Anything that is not straight or flat. Ano yung mga anything that is not straight or flat? A corner is a technical section, tama? Yes, sir. Why? Corner, hindi siya flat, sir. Hindi siya flat, hindi siya straight. So, technical section yun. Set, maling position. Pentel going out. Yun. Pedal going out. Okay. Control, control. Control, control. Pedal going out. Yun. Maganda na. Yung momentum niya umabot doon, which is good. Good. Nice. One. Hello po, thank you so much for viewing, and ako po si Coach D, and gusto namin po kayo invite sa aming pong parating na 4 Saturdays of May na Bike Clinic Bike Academy. Alright, in these 4 Saturdays, may tumatanggap po kami ng beginner and then intermediate level. Ang purpose nito is to
improve how you ride the trail to be more efficient, to use less energy, and of course, yung skills na rin, to be more confident. So yun yung iaral natin sa apat po na Sabado ng May. Thank you so much sa Weapon Bikes and sa lahat po na nanonood sa mga ambassadors natin sa Weapon. Maraming salamat po. Ako si Coach D. First, I'd like to say thank you to everyone who came. Rems, Fit Biker, Ma'am Clarice, Sir Dom, Sir Lucky, Sir Aaron, kanina si Sir Vito, Franks. Yeah. Thank you for everyone that you give time, at least my experience to. Nakaride niyo sila Lexi, sila Coach D. Actually, our main goal here was to really support Coach Don Gino. We really wanted to simulate what will happen on the upcoming XE Bike Academy sa Bike Clinic. Sobrang thankful ako, Coach Don G, sa inyo, Ma'am Vanessa, sa support, Lexi, Iris. So, here we are. So, pwede na mag-contract signing. Yeah. Thank you so much. It behalf ng family namin, Lexi ni Iris, of course. Wife. Vanessa. Sabi ni Stan always, there's no accident, really. Nothing that happens in our life are accidents. They are either they are destined or either we are attracting them depending on what our goals are. You know, my goal is previously is to really help the sport. That's why 2015 ginawa namin yung coach because we want to help also create more awareness on the sport and also create more bikers that are learned bikers.